sakto alas 5 na ng hapon. At kanina may ginagawa kasi tayong center table, tatlong pirasong center table ginawa natin kanina. Kaya lang hindi ko na siya na i-vlog. Kumbaga binidyohan ko lang dahil ma'am, nagbidyo ko yung kapitbahay natin. Medyo maingay, baka hindi rin tayo magkarinigan. Ayan, hanggang ngayon, nagbidyo ko pa rin. Ayan, naririnig ko pa rin. Kaya, ayan, ito, share ko lang sa inyo kung paano natin gagawin yung mga paano ng mga center table na to. Yung ibabaw niya, yung taas niya, yung granite yung taas, tapos yung paa natin, stainless. Pero bago ang lahat, shoutout muna tayo kay Jose Rodzel Conlo. Shoutout din kay Alex Mamak. At kay Marlon Tomali ng Pindasan Davao de Oro. At Lito Capistrano, laging nandito yan sa atin, sa from Ibiza, Spain. Yun. At shoutout din kay New TV, yan. Kay Mac Curran, si Mac Curran, kamag-anak ko yata ito. Curran eh. So, shoutout din kay Randekil Bio, yan. At syempre sa kababayan ko na taga Panglao Bohol, na si Socrates Reyes, shoutout sa'yo, idol. At mag-amping mo dihatanan, mga taga-Bohol, mga kababayan kong mga Bisaya, ayan, amping mo dihatanan. At syempre mga kabakal, support din natin itong mga channel ng ating mga kabakal, mga certified kabakal to, mga nagbablog din. At sana, masuportahan din natin mga kabakal para magkatulong din tayo sa kanila. At sila naman ay hindi magsasawang magbibigay sa atin ng mga video yan at mga kaalaman about sa welding works. At kung ano yung mga technique na ibibigay nila sa atin. Pasupport na lang din sa mga channel ni Francis Vlog, ayan. Kay Calix Steelworks, ayan yung mga channel nila, pa-support na lang po. At kay Roy Welding TV, at kay The Welder Chef, ayan. So, ayun, at dito, ipapakita namin dito kung paano natin ginawa yung patungan ng ating center table, ayan. Dineliver na namin kanina. Unang-una, pagdating sa mga ganitong table, ganitong mga pa, unahin natin buuhin yung maiksi. Halimbawa, may binuo tayong 400 by 500, ayan, sabihin natin 400 by 500. Siyempre, unahin natin buuhin yung 400. Doon tayo mag-umpisa sa maiksi. Kasi pagka ganito lang ang binubuo natin, kahit hindi na tayo mag-brace dito, na para maiwasan natin yung pagkawala sa eskwala, dito, kahit hindi na tayo mag-brace dito para bawas din sa trabaho ng finishing. Madali lang naman i-align to. Unang-una, pag binuo natin tong maiksi na to, halimbawa, dito tayo magbuo sa 400, madali lang i-align siya kahit wala sa eskwala. Siyempre, eskwalahin muna natin, siguraduhin muna natin na nasa eskwala siya bago natin i-pull weld. Kasi kung mawala man sa align yan o mawala sa eskwala, madali lang hilutin yan. Kunting puk-puk-puk-puk lang yan. Ganun lang ang ginagawa ko dyan. Kaya hindi na tumatagal yung trabaho natin pag ganitong mga gagawin lang. So, share ko lang sa inyo dito. Balay nyo, gagawa rin kayo ng ganito. At kung mapapansin natin, yung poste natin, mayroong takip yung isang side, yung kabilang dulo, which is yung bandang taas. Yung pagpatungan ng granite, yun lang yung nilalagyan natin ng takip. Tapos, yung ilalim, kaya walang takip yan dahil mayroon tayong pulit buting na ilagay dyan. Isasalpak. Ang purpose naman doon, pagka yung nilapatan natin o nilapagan natin ang ating lamesa, pagka hindi pantay yung flooring, ma-adjust natin siya. So, ibig sabihin, na kailangan natin magkakalso-kalso kung pila yung ano natin, yung paglalapagan. Tapos, pag nabuo natin yung maiksi, madali na lang yun natin pagka-ikunik-kunik na lang natin yun para mabuo natin yung square na ganito. Bago ko makalimutan, maraming salamat sa mga lahat ng mga kabakal na sumusuporta natin diyan, sumusuporta sa Curran Works, at maraming salamat sa inyo at hindi kayo nagsasawang manood sa aming mga video. At mapapansin niyo ako lang mag-isa dito ngayon kasi nandun pa yung mga kasama ko sa shop, nagliligpit pa, naglilinis pa, katatapos lang din namin na ginagawa namin na to. Para naman doon sa mga nagtatanong kung paano daw nakadikit yung granite sa stainless. So actually hindi namin siya dinikit. So, kumbaga, pinatong lang namin siya dito sa pinakapaan niya. At yung taas na yun, kaya nilagyan natin ng takip kasi pwede tayong maglagay ng rubber doon. Halimbawa, tulad nito. Ito, meron akong maliit din ng center table dito. Ayan. Granite din ang nakapatong dito. So, nilagyan ko lang ng rubber dyan. Ayan. Meron siyang rubber na kadikit. So, dyan nakapatong yung granite. Para, ang purpose naman doon, para pagka nasagi siya, hindi siya basta-basta nauusod. Kumbaga, magkapit kasi itong rubber. So, pwede rin naman natin siyang dikitan ng sealant. So, isisilant natin. Ang granite naman at saka stainless, pagka dinikitan natin ng sealant, kumakapit naman yan. So, hindi ko na nilagyan ng sealant, hindi ko na siya dinikitan ng sealant para kung sakali na tanggalin ko, hindi na ako mahirapan. Alisin ko yung granite. So, okay lang, iangat mo lang. So, ito lang ginawa ko, nilagyan ko lang ng rubber. Ayan, kaya may takip yung taas natin. So, ganito lang din yung pagbuo nun. Ayan. Ayun,
Yung ginawa ko doon, yung ginawa ko naman doon sa ano, yung sa kapitbahay natin nga, yung kumpare ko. Shoutout nga pala sa kumpare kong nagpagawa, si Paring Gary Ginoo. Ayan, andi dito lang yan, kapitbahay ko yan. So, ang ginawa ko naman doon sa kanya, sinagad ko na yung dito pagtaas. Kasi kung mapapansin natin, meron tayong ginawang center table dyan na mahaba. Yung mahaba yung granite niya. Kaya kung pagka binaba pa kasi natin yung pantaas, baka maupuan, wala support sa gitna. Mahaba kasi yun. Kaya sinagad ko na dito sa taas. Para kung sakali maupuan man, meron siyang sasalo dito. So pinarehas ko na rin lahat. Yung tatlo na yun, pinarehas ko na lang din sinagad. Ito kasi nakababa ng konti ito. Yan. Ang sa akin, merong takip lahat yan, pati ilalim. Yan, merong takip lahat yan. So, kasi ito kasi, 1x2, 1x1.5. Yung tubular na ginagamit ko, ayan. Yung mga tira-tira ko lang to, mga scrap-scrap ko lang to, ginawa ko lang patungan dun sa granite ko. Hindi siya pwede malagyan ng bullet footing dahil wala namang bullet footing na ganito, na rectangular. So, kailangan, takpan natin para malagyan na rin ng rubber. Yan. Yung bullet footing natin, ayan, sa mga nagtatanong dyan kung saan tayo nakakabili ng bullet foot, in-order ko lang siya sa Lazada. So, medyo matagal nga lang dumating. Siguro, umabot ng 4 or 5 araw. Yun. Piliin nyo lang yung bullet foot na, na bakal talaga. Basta yung binili ko, yung tag 85, yun, bakal na yun. Meron pa kasi yung bullet footing na plastic yung pinaka-thread niya. Kaya, madali masira yun pagka-plastic. Kaya, piliin nyo lang yung bakal para matibay. Ayan. Hanggang dito na muna ang ma-share ko sa inyo. At yung mga nagre-request sa atin ng mga gustong ipagawang video, pagpasensyahan nyo na po at hindi ko pa nagawa dahil medyo busy din tayo ng konti. Abangan nyo lang at isa-isahin natin yung mga request nyo. So yun. I don't wanna say anything, 'cause if I do, I might say the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and not listen. I'm afraid I'd lose you if I didn't. Can we find what we're missing and compromise? So I'll keep my shoes on and not leaving. We're on thin ice, winter season. Can we find a single reason not to say goodbye? Masilya niya. Basta pasahin niyo naman. Basta lagyan ng pagkatuyo na yung lagyan ng box.